Magandang araw po mga kaagwi. Ngayon po ay February 12, 2024. And today is the scheduled date for the online registration of the EPS topic. So tingnan natin po kung paano po tayo makakapunta sa website at makakapag-register. Una po natin gagawin ay buksan po natin ang ating web browser. Ang akin pong web browser ay Chrome, Google Chrome. Ayan. Ang sunod naman po natin pupuntahan ay ang www.dmw.gov.ph. Ngayon, hanapin po natin kung nasaan ang link. Yun po ang mahalaga para po makapasok tayo sa online registration ng EPS topic. So, kalimitan po dito po yung link eh. Lumalabas dito siya. So, check lang po natin. Pero kung wala po tayong makitang link dito, pwede po tayong pumunta doon sa mismong announcement tungkol sa EPS topic. Ayan po, ito po. Announcement po to ng EPS topic. So makikita po natin, EPS Advisory Number 1, Online Registration for Factory Worker for South Korea under Point-Based System. Click po natin yan. Okay, in another tab. So ito po yon, lalabas po yung pinaka-PDF niya. Ito po ay nabasa ko na. Ang pupuntahan na po natin ngayon ay yung registration website. Ang link po ng registration website ay ito po, https://eps.dmw.gov.ph. So ulitin ko po, ang website po ay eps.dmw.gov.ph. I-click lang po natin ito. Ayan, ito na po yon. Online registration for factory worker for South Korea under point-based system. Employment permit system, test on proficiency in Korea, EPS topic. Dito po mamaya maglalagin, email address, password, submit. Ito po ay i-roll down po natin. Scroll down. Makikita po natin yung mga detail kung ano po ang ipipila. Simulan po natin ang manufacturing category. So, assembly, joining, and measurement. For me, assembly with active roster, EPS application. Ibig sabihin ko, kung nag-apply kayo dati, nakapag-exam kayo at bumagsak kayo sa pag-exam, hindi na po active yun. Tapos, kung ano po ang preferred test venue nyo. Ngayon po, meron pong tatlong location. Meron po tayong Aklan, La Union, at Manila. Sa Aklan po, ang ina-accommodate lang nila or ang limit ay 4,500 na aplikante. Sa La Union naman po, 6,500 na aplikante. At sa Manila naman po ay 45,000. Ang sunod naman pong katanungan, stayed in Korea. So ang pagpipilian po ay less than 5 years or have not yet been to Korea or more than 5 years. Ang mga pipilapan lang po dito ay mga simpleng data. Last name, first name, middle name, suffix name. Kung wala naman po kayong suffix name, wag na po ninyong lagyan. Kung wala po kayong middle name, wag na rin po ninyong lagyan. Hayaan na lang po natin itong ko. Now, kung babae ka ba o lalaki, yung birthday mo, ang birthday, nagsisimula po yan sa month, day, at saka year. Yung year po, apat na digit. So, kung 1986, hindi po pwedeng 86 lamang. Or para po mas madali, i-click po ninyo itong small calendar icon at may lalabas po diyan na date. I-click lang po ninyo yan. For example, i-click po natin yung year. Hanapin muna po natin yung year. Ang akin ay 1986. Tapos, anong month? Then, anong day? So, December 2. So, yan po yung birthday ko. Tapos, sunod po natin i-fill up ay ang passport number. Then, yung passport validity. Ganon din po kung paano po natin sinelect yung sa ating birthday. Ganon din po i-select natin. Para po wala pong pagkakamali. Mas magaling po ay pindutin natin itong small icon. Let's say February 2023 ang expiration. So yan, ganyan lang po ang paglalagay ng expiration. At ang next naman po ay ang email address. Katulad po ng nabanggit ko sa mga vlogs or sa mga tutorial na ginawa, kailangan po yung ating email address na ilalagay dito ay simple lamang. Huwag na po natin lagyan ng kung anong-anong special character kasi nakakalito lang po yon at hindi po siya mukhang professional.
Ang next naman po ay ang ating working mobile number. Ang ilagay po natin ay yung mismong mobile number natin. Kasi ito po yung mga point of contact na tatawagan nila tayo kung sakaling makapasa tayo at may kakailanganin silang mga requirements. Ang sunod naman po ay ang address. Ito po yung present address kung saan po kayo nakatira sa kasalukuyan. I-click lang po natin ito. For example, for me is Batangas. Then city. Okay, let's say Batangas again. And then you will create your password. After creating the password, retype your password. Alright. Ito po yung password na gagamitin nyo sa paglalagin. Ngayon po sa bagong registration, ang ginagamit na po sa paglalagin ay ang email address na inilagay mo dito. I-try po natin maglagin gamit ang email address na to at saka yung password dun sa EPS account. So, ang sunod naman pong gagawin natin ay ang picture. So, dito po makikita na ang requirements nila ay white background, 3.5 to 4.5 cm passport photo size, 100 to 300 pixel, 14 to 15 KB file size only, JPEG format. And then, for the passport page copy, the part of the page of the passport as it appears below should be ganyan po. Ibig sabihin, nakakrack. Wala po yung part na may signature. Yung data page only lang po ang kailangan. Then, scan copy and not picture taken from the camera. So, mahalaga po na scan copy siya. Gumastos na po tayo ng konting halaga para sa pagpapascan. Then, ang sunod po ay maximum 100 KB only. Before it is 1 MB. So, inuulit ko, yung 1 MB po ay hindi na po applicable now. Meron po akong ginawang tutorial kung paano gawin po ito 100 KB or less. Panoodin na lang po ninyo dyan sa aking playlist ng Korean Learning. Then, ang susunod naman po ay ang natural blue color, no over exposure. So, JPEG format din po. Ang gagawin po natin dito, i-click lang po natin yung mismong picture para po mag-upload. Tapos, hanapin po natin kung saan nakalagay yung picture. Yun, ganun po yun. Then, ganun din po ang pag-upload it. I-click po natin yung mismong picture. Then, select po natin kung saan nakasave yung ating passport photo. And then, open. Para po lumabas dito. Pagkatapos po natin may upload itong mga picture na to, itik po natin itong attestation. Ang ibig sabihin po, pag itinik natin ito, ay lahat po ng ating isinamit na data sa kanila ay pawang katotohanan lamang. At pagkatapos naman po, click the register button. So, ito po yung pinaka-basic pagpapaliwanag na alam ko para po lahat ay matuto. Salamat po. To make it easy for you, I made a step-by-step video tutorial on how to edit or resize the scan copy of your passport and passport size photo that will accept by the EPS online registration system using laptop and mobile phone application. I made a step-by-step video tutorial as well on how to pay your EPS topic test registration online. Make sure to watch this video tutorial so that you will have an idea on how you will become successful in online EPS registration process.